pinalakas ng Diyos ang channel natin. Sa salamat kay Kalinga Prab din, kay Kala Kuya Val, salamat sa kanila. At yun nga, mas marami tayong natutulungan ngayon sa channel. Thank you. Panalangin nyo na lang rin siguro para baka ano ng Diyos yung ano, kung anong dapat na gawin para sa iyo. Kasi mahirap din yung kung ano yung mga ganyan. Di mo alam kung anong gagawin mo talaga. Every time nagkuna kasi, naluluha talaga ako. Every time na magkaganito, may iwasang mag-emotional eh. Iwak ko kung bakit. Kasi siguro sa dami ko pinagdaanan ng hirap. Bakit kaya? Lagi ako naiiyak, hindi ko alam. Kasi siguro, once na may mga ganito kasi, bumabalik sa akin yung mga alaalang na namatay yung tata ko. Namatay yung anak ko. Para sa akin, mahirap kasi magsalita kapag di natin naranasan eh, di ba? Madaling sabihin at tanggapin mo na lang. Pero pag ando na tayo sa sitwasyon, di natin alam kung ano talaga. Yun yung mga sinasabi lang din ng iba. Sa tingin ko naman ay magiging effective yung kasi pag tinanggap natin, makaka-move na, na tayo ay makaka-proceed na tayo sa second step. Kasi pag di natin tinanggap, nasa in denial pa tayo na hindi, di yan totoo. Grabe din akong magmahal. Pag nagmahal ako, talagang buhos. Pagpapatawad, tapos pagkakaunawaan, nasa kanila na yun. Kung magpapatawad sila o hindi, sa kanila na yun. Ang Diyos naman yung magtatrabaho niyan, di ba? Dati pa ubaya sa kanya. Yung pag-move on naman ay unti-unti po yan, yung sakit nawawala. Focus lang kayo sa goal nyo na para sa bata at siyempre yung para sa pamilya. Kailangan ay kung ano man yung sakit, wag na wag kayong susuko. Importante. Idasal nyo, sabihin nyo sa Panginoon, yung Panginoon nandyan lang, tutulong sa atin yaan. O na pinagdadaanan natin, sakit sa dibdib, nawawala po yan unti-unti. Mag-enjoy lang tayo kung ano yung sa trabaho natin, na-enjoy natin. Nandito na naman tayo. Nakapag-share naman tayo ng words of God. Ito yung pinaka-importante sa lahat, yung magsama-sama tayo kahit once in a week lang. Malaking bagay na yon. Sa buong isang linggo na binigay sa atin ng Diyos, binigyan tayo ni Kalinga Prab ng isang oras para mag-sharing tayo ng mga word of God na mabubuti at makaganda. Doon sa mga nasasaktan, kahit naman hindi OFW, yung mga bagay na dumaan na, huwag na dapat lingunin pa. Diretso na lang, focus na lang sa kung ano man bagay na ginagawa mo ngayon. Ituloy mo ang iyong mga pangarap sa buhay. Baka sa bandang dulo, doon mo makikita yung pangarap na hinahanap mo na matagal mo nang hindi pa nakamtan. Masakit pero kailangan po natin makamove on kasi kapag nag-iisip ka ng negatibo, mas lalong bumabaon ka sa pinaglalagyan mo. Kaya kailangan mag-isip ka lagi ng positibo para sa in the future, para sa kinabukasan mo, kinabukasan ng pamilya mo. Kaya ni Lord ayusin ang pusong sira, pusong wasak. Kaya niya itong buuin, hindi lang niya i-repair, kaya kanyang bigyan ng bagong puso. Samba sa iyo, mapalalang bayan na iyong ibinukod, mapalalang bansang sa iyo lamang sumusunod, maghari ka at manahan sa amin, magpupuri ikaw. Last 3 weeks na nagsimula tayo dito, talagang inaabangan na nila. Maraming nakarelate eh. Maraming nasaktan, maraming naiwan, maraming it hurts, maraming hindi pa nakaka-move on, maraming nagluluksa. Ano ang feeling niyo na isang tip o dalawa para maka-move on ng isang tao o para makapagpatawad? So kahit tigigisa lang tayo o tigdadalawa ng tip, marami na yun, 10 tip yun na makakatulong sa mga OFW, mga Pilipino na nakarelate sa mga story nyo. Tapos sila kung may tip, comment nila. At kung may tip din po yung nanonood, sabi nga ni Kalinga Prab, i-comment nyo rin sa baba para mabasa naman ang lahat. Yung tao kasi pag sobrang masakit yung naramdaman, nakapag-isip din ng hindi maganda lalo na sa kanilang yung nakasakit sa kanila. So ipagdasal lang natin sila. Kasi yung pag-iisip ng di maganda rin ay masalong masakit sa dibdib. So huwag tayo magkimkim ng sama ng loob, galit sa kapwa. Ilabas natin sa Panginoon. Bago tayo matulog, magdasal, move on po tayo. Salamat po.
sa pagpapatawad, kalimutan ng lahat. Normal naman sa tao yung may haters ka. Normal naman sa tao yung meron kang pinagdaanan. Normal yun kasi hindi ka naman perfecto sa mundong ito. At hindi ka naman ipinganak na sakto talaga. Laging magpatawad, huwag makalimot, tumawag sa Diyos. Ay, kahit ako nalapa din minsan, at least nakabalik naman ako kahit papaano. Yun ang mga bagay na hindi mo na dapat balikan pa. Diretso ka na lang at move on ka na. Kalimutan ang mga nagdaan. Tumingala ka sa langit at humingi pa ng guidance kay Lord na sana matulungan ka sa lahat sa iyong pangarap sa buhay. Salamat! Opo, si Starax TV. Past last week po ang aking pinapasalamat. Una po yung aking anak dahil naoperan po sa mukha. O, kasi may tumutubos ang kwan dito. Parang bukol po. Yung nunal nagsimula sa sanunal. So ngayon okay na po siya. Punagapot po siya. Malaki po siya eh. Every time nagkukunan ko siya, naluluha talaga ako. Every time na magaganito, hindi ko maiwasang mag-emotional eh. Iwa ko kung bakit. Kasi siguro sa dami ko pinagdaan ng hirap. Bakit kaya? Lagi ako naiiyak, hindi ko alam. Kasi siguro, once na may mga ganito kasi, bumabalik sa akin yung mga alaala na namatay yung tata ko, namatay yung anak ko. Kaya ayoko na mangyari yung mga, sunod na namatay sila. Yung papa ko sa kanyang anak ko. Kaya, once na may mga ganito, hindi ko po talaga maiwasan na maging emotional ako. Kasi nararamdaman ko yung, kumbaga yung galing sa puso ko, yung lungkot, yung ganun. Pero, nilalabanan ko naman, hindi ako umiyak. Pero bakit tumalabas ko sa, hindi ko alam eh. Kaya yun po yung isa sa mga pinapasalamat ko na operan ko yung anak ko, okay na po siya sa ngayon. Lagi kong pinipray sa Lord na kahit wala ako sa kanila, lagi nilang gabayan. Mas maganda po yung may mga ganito kasi at least po yung ating pagkain ng ating kaluluwa, lumalakas po yung katawan natin. Kasi mas maganda po yung feelings pag punong-puno ng pangaral at mga salita ng Diyos ay pumapalo sa katawan para lumalakas din ang karamdam mo. Pangalawang tanong po yung tungkol po sa mga nasaktan, advice ko po sa kanila ay lagi lang po silang mag-pray. Kung ano man yung mga naging karanas nila sa buhay nila, pray lang. Kasi lahat ng tao po ay minsan talaga dumarating sa mga ganyang pagsubok, di maiwasan. Kaya ang malaki pong panlaban dyan, mag-move on lang po sila at mag-pray lang lagi. Kaya malalagpasan po nila lahat ng problema. Pagpatuloy lang po nila na pag-support sa kanilang mga anak at gumawa lang po ng mabuti para sa pamilya, yun po yung malalagpasan po nila lahat. Salamat po sa lahat. Ang advice ko lang po, ilang beses man tayo madapa, kailangan po natin bumangon. Kailangan isipin po natin yung future natin. Huwag po tayong mag-isip ng negatibo. Lagi po itanim natin sa isip ang positibo para sa ganun makamove on po tayo sa mga nakaraan. Ganun po ang ginawa ko. Masakit pero kailangan po natin makamove on kasi kapag nag-iisip ka ng negatibo, mas lalong bumabaon ka sa pinaglalagyan mo. Kaya kailangan mag-isip ka lagi ng positibo para sa in the future, para sa kinabukasan mo, kinabukasan ng pamilya mo, para matupad mo yung mga pangarap. Yun lang po. Una-una sa lahat, welcome natin si Ina Sagap at saka si J. Brad sa ating weekly Bible study. Pinapasalamat ko ay yung tuloy-tuloy natin to. Wala pa tayong mintis weekly sa Bible studies. Pangalawa naman, yung mga success ng ating ganapan sa Team Kalingap. Gaya ng ribbon cutting ni Tate Robin, maayos, ang ganda ng bahay, successful yung event, yung ribbon cutting, successful. And yung kasal, kasama ko na yung kasal, napakaganda rin po. Kahit short lang yung super short lang yung preparation talaga. Tatlong araw lang, pero ang ganda nung kinalabasan. Kaya syempre, tatlong araw. Pwede pala yung tatlong araw, Oo. Kaya salamat sa ALM Talents and Events kasi sa tulong nila, ayan, natuloy at hindi lang basta natuloy. Napakaganda pa nung kasal, hindi lang yung basta minadali. Ayan, yung mga pinagpapasalamat ko. Siyempre, yung safety, kasama na yon, yung health natin, kasama na po yon, yung buhay natin, pagising sa umaga, kasama na po yon, blessing po yon. Marami kasing nasaktan daw doon or naka-relate. Una, siguro sa akin ay tanggapin.
number one, ano, first step, acceptance, tanggapin natin. Ano eh, para sa akin mahirap kasi magsalita kapag hindi natin naranasan eh, di ba? Madaling sabihin at tanggapin mo na lang, pero pag andun na tayo sa sitwasyon, hindi natin alam kung ano talaga. Pero yun yung mga sinasabi lang din ng iba, at sa tingin ko naman ay magiging effective. Yung, kasi pag tinanggap natin, makaka-proceed na tayo sa second step. Kasi pag di natin tinanggap, nasa in denial pa tayo na hindi, di yan totoo. Eh, di talaga tayo makaka-move on. Siguro pagkatapos nung tanggapin natin, i-ano na lang natin, ibaling na lang yung attention natin sa ibang bagay, kung saan tayo maglibang-libang tayo, mga hobbies natin para maka-move on, mga ganun. Tapos ipag-suggest na lang natin kasi God heals, time heals, yan. Dapat pagpatawad natin. Patawarin natin kasi mahirap mag-move on kapag ano eh. Kapag yun nga di mo tanggap saka may galit ka pa sa tao, di ba? Saka ano, isipin na lang natin na ang Diyos ay may mas mabuting plano para sa atin. Di pa marahil hindi pa ngayon, di bukas. Pero sigurado ako sa mga susunod na taon or weeks or months, may plano ang Diyos para sa atin. Basta magtiwala lang tayo sa Kanya, mag-pray, because God is in control. Yun lang po. I think ang first step para makamove on, yung sinabi ni Rab, acceptance, tanggapin mo, talagang wala na magagawa eh. Minsan wala na talagang magagawa. Tapos na, taon na yung lumipas, mahirap humawak sa isang bagay na yung sinabi kanina ni Sagap. Ang hirap, tama ba? Mahirap mag-move forward kung nakatingin ka sa likod. Lalo na kung wala na talagang pag-asa. So yung sinasabi ni Rob, acceptance. Sa akin, mahalaga yung magpatawad. Mahirap gawin. Pero tingin nyo, bakit ano? Bakit mahalaga para makamove on yung magpatawad? Bakit mahalaga? Maganda po kasi yung magpapatawad ka para maluwag sa yung kalooban. Kung ano man yung mga susunod mong step ay magaan para sa'yo. Minsan, ang pagpapatawad mahalaga, hindi lang para dun sa taong papatawarin mo, para sa'yo na din. Para sa'yo na din. Kasi minsan, nagagalit ka sa taong di naman na ikaw iniisip, pinapahalagahan. Ikaw nasasaktan, pero yung taong palang nakasakit sa'yo, wala nang pakialam. Naka-move on na. Tapos ikaw, hindi ka maka-move on. Pero mahirap magpatawad. Nag-agree ba kayo? Mahirap. Kaya dapat ipagpa sa Diyos. Pero dahil sinabi ni Jesus, dun sa prayer nga, di ba, sa Lord's Prayer, kailangan natin magpatawad para tayo ay patawarin din sa ating mga kasalanan. So, mahirap pong gawin. Mahalaga yung mga sinabi po ng bawat isa. Pwede nyo po itong i-replay. Hindi madali mag-move on. Pero nabanggit rin ni Rab, walang imposible sa Diyos. God heals. Kaya ni Lord ayusin ang pusong sira, pusong wasak. Kaya niya itong buuin, hindi lang niya i-repair, kaya kanyang bigyan ng bagong puso. Last week po, pinag-usapan natin bakit mahalaga si Jesus sa buhay ng isang tao and ang lahat ng tao ay nagkasala at inamin natin yun. Ngayon, pag-uusapan natin, ang kasalanan may epekto sa buhay ng isang tao. So, babasahin ni David. Ang kabayaran ng kasalanan. Ang paghuhukom sa kasalanan. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So, dyan po sa verse, ine-explain yan. Pagkatapos mamatay ng isang tao, saka mangyayari yung judgment. So, may judgment na mangyayari. Akala lang ng marami, nakakalusot ka sa iba't ibang kasalanan. Pag ikaw malakas, walang sakit, at kaya pang magyabang, maraming ginagawa ang tao. Pero kapag siya ay namatay na, haharap ano po, sa hukom at sa Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan. Sinabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Roma 6:23. Ang kamatayang ito ay hindi lamang sa katawang laman, kundi ito ay kamatayang spiritual din. Ang walang katapusang paghihirap sa impyerno ay habang panahong pagkahiwalay sa Diyos. At ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawang apoy at asupre, pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ang kasalanan ang naghiwalay sa Diyos at sa tao. Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan kaya di marinig ang dahilan mo, ang dalangin mo. At siya ring dahilan sa paglalayo ninyo ng tao at ng Diyos. Roman 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay ano daw? Kamatayan. At ang kamatayan ito hindi lang sa physical
kundi sa spiritual na kamatayan din. At ito ay ang walang katapusang paghihirap sa impyerno. Ang impyerno po hindi originally nilikha para sa tao. Nandyan po sa ating binasa, ito ay nilikha para sa jablong nandaya sa kanila. Yan po. At ang pupunta doon ay ang mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Base sa ating binasa, mayroon bang paghuhukom sa kasalanan? Meron. Ano ang sinasabi ng Biblia na kabayaran sa kasalanan? Kamatayan. At ano po itong kamatayang ito? Spiritual. Spiritual. At anong uri po ito na spiritual na kamatayan? Pagkahiwalay sa Diyos at impyerno. Number 4, mayroon bang lawang apoy o impyerno? Ikaw ba naniniwala, kung magiging honest ka, naniniwala ka bang may impyerno? Bakit? Paano? Dahil sa naniniwala ako sa ano, sa Bible. Naniniwala ako sa Bible ay salita ng Diyos. At nasa Bible 'yun na impyerno ay totoo. Saka ano, para sa akin kasi ang impyerno, diyan paparusahan yung mga ano yung mga mga andiyan yung ano, tawag doon yung hindi yung judgment. Yan, halimbawa, may nagawa kang kasalanan sa isang tao, may nagawa kang kasalanan na grabing kasalanan. Pero dito sa mundong ito, ano pa rin siya? Kumbaga siya na yung may kumakasalanan, siya pa yung mayaman, siya pa yung maganda yung buhay. Parang walang hustisya. Ayun pala hustisya, justice pala, hindi judgment. Yun, may just, yun yung justice ng Panginoon ay hustisya ng Panginoon. Kaya baka sabi niya, huwag na kayong gumante, akin ang paghihigante. So para sa akin, ginawa ng Panginoon ng impyerno para sa mga taong grabe yung kasalanan at grabe yung ginawa sa kapwa tao na hindi naman na ano, kumbaga, hindi nagkaroon ng hustisya dito sa mundo. Pero balang araw sa impyerno, doon siya paparusahan. Para sa akin, maganda yung nasabi ni Rab kasi connected yung justice sa character ng Diyos. God is just. So kung sa mundo nga natin pag may masamang ginagawa, pinaparusahan, may judge, pero may nakakalusot. Maraming nakakalusot. Pero sa Diyos, walang makakalusot. Sa akin, paano ka maniniwala na may impyerno? May isang sikat na author, si C.S. Lewis, ang sabi niya, kung may doctrine ako na pwede sana kung ako lang tanggalin sa Christianity, doctrine of hell. Ang problema, madaming support ang scriptures, ang salita ng Diyos na nagsasabing ito ay totoo. Plus, nabalitaan natin ang marami patungkol sa warning ng impyerno kay Jesus mismo. So syempre, kanino ako mas maniniwala? Kay Jesus. At siya nagbigay ng warning. Siya ang nagsabing huwag tayong dapat pumunta doon, pero siya rin ang magliligtas sa atin. Sinabi ni Jesus sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, through Jesus. So siya yung nag-warning sa impyerno, huwag tayo pumunta doon, hindi tayo para doon, pero siya din naman ang pwede magligtas sa atin. Kaya mahalaga yun. So, maniwala ka man o hindi na may gravity ang universe, sabi mo, hindi ako naniniwala, pero pag umakyat ka sa isang daang floor na building at lumukso ka, kahit di ka naniniwala, subject ka pa din dun sa reality na totoo ang gravity. The same thing with hell. Kasi ang Diyos ko hindi nagsisinungaling. At ang words niya will remain forever. So yung warning niya dapat po nating pahalagahan at bantayan. So number 6, last na to sa tanong, ikaw ba ay naniniwala na dahil sa iyong kasalanan, ikaw ay nalayo sa Diyos? Yes. Kaya mahalagang lumapit sa Diyos. Ito po ay second part ng series. I-end natin to next week. Ni-request ko to kay Rab, para maintindihan natin, matindi ang kasalanan, problema siya talaga. Totoo ang impyerno, bakit mahalaga si Jesus sa buhay natin? Ko-conclude natin next week. Punta na po kayo sa last na pag-uusapan na lang natin, few verses lang to, John chapter 12, verse 8. Sira ba magbabasa? Again, Jesus spoke to them, saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Ganda. Again, Jesus spoke to them, I am the light of the world. Whoever follows me, follows Jesus, ibig sabihin, will not walk in darkness,
but have the light of life. Ang words na to po ay isa sa 7 I ams ni Jesus. I am the bread of life. I am the true vine. I am the door. So dito, sinabi ni Jesus, I am the light of the world. Ilaw ako ng sanlibutan. Laging ina-explain ni Jesus na ang sanlibutan may kadiliman. Ito yung binabanggit ni Dr. Love na sa mundo, pwede kang lumangoy sa kasalanan at sobrang dami ng kasalanan at kadiliman sa mundo. Pero si Jesus, kinokontrast niya, kung may kadiliman, siya yung liwanag. Bakit tingin niyo, bakit mahalaga ang liwanag tingin niyo sa mundo? Bakit? Kung pag-iisipan niyo lang, bakit mahalaga ang liwanag? Paano kung walang liwanag? Para makita natin ang tama at mali. Yun yung ilaw, yung tama. Yung sinasabing dilim, yung mali. Imagine niyo ang mundo na walang liwanag. Walang kuryente, walang ilaw. Mahalaga yung liwanag sa mundo kasi pag nasa madilim ka, hindi ka makakapamuhay ng maayos. Pag maliwanag po ay yun po yung nagsasalamin sa mabuting mga ginagawa natin. Sobrang halaga dun kasi pinapakita ni Lord na siya yung nandun na siya bago pa ang lahat. Kasi sabi baga sa Genesis, unang ginilikha ng Diyos is, let there be light. Kung gaano kahalaga yung light sa atin dito sa mundo, pinapakita niya na yung kahalagahan niya, nandun na siya bago pa tayo lahat likha. Imagine niyo daw ang mundo na walang araw, mamamatay lahat. Walang mabubuhay. Ang mga halaman hindi mabubuhay kapag walang liwanag. Pero diyan po sa binasa natin ang sabi, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness. Para sa inyo, ano ang kadiliman na meron sa mundo? Ano-ano ang mga kadiliman kung saan tayo ililigtas ng Panginoon? Kasalanan. Ang kadiliman kasi dark, madilim, di mo makita. Yung ano, parang tao din na di mo namamalayan na nakakagawa ka na palang kasalanan kasi nasa dilim tayo. Kasi ginawa ng Diyos, ni Jesus Christ, na magkaroon ng liwanag para magkaroon ng kapayapaan, tapos siyang liwanag ng buhay. Yung paggawa ng masama, tulad ng pag-re-rape, yung mga pag-drug, mga lahat na yun. Basta paggawa ng masama, yun lang ang kadiliman. Paggawa ng kasalanan. Maraming kadiliman sa mundo, nag-agree ba kayo? Maraming depression, maraming suffering, maraming trahedya. Pero dati perfect to. Pero dahil sa kasalanan, pumasok ang kadiliman. At sinabi mo kanina, pumasok ang... death. Kamatayan. Pumasok ang despair. Huwag na tayong lumayo. Pag binuksan nyo ang balita, ang daming... darkness, ang daming masamang balita. Pero hindi yun yung perfect design ng Panginoon. Pero dito, ang good news, siya ang ilaw sa sanlibutan, liwanag sa dilim. May word akong napansin dyan, whoever follows me. Paano mag-follow sa kanya? Pag-focus po tayo tulad ng sa pag-prayer, pag-simba, ano ba? Focus, prayer, pagsimba. Ano pa? Paano mag-follow kay Jesus? Talikdan po yung mga kasalanan. Yan po. Iwanan po yung mga ginagawa nating kasalanan. Gaya ng inutos ng ating Panginoong Hesukristo na pagpatawad, nag-follow na po tayo kay Jesus Christ. Sundin po natin yung mga utos ni Jesus. So para malaman ang kanyang mga utos, anong dapat gawin? Read the Bible. Basahin ang kanyang salita. Ang ating guide ng buhay na binigay ng iniwan ng Panginoon sa atin, which is the Bible. Siyempre, makinig sa mga leader na mas marunong at may alam sa salita ng Diyos. Magiging gabay nila. Ang maganda po dito sa word na to ay kapag binago ka ng Panginoon, hindi lang siya yung magiging ilaw sa mundo. Ikaw na at ako ang magiging ilaw. Nasa Matthew chapter 5 po ito, you are the light of the world, at ang ilaw hindi mo maitatago o hindi dapat itago. At mga ilaw. So I think yung ginagawa ng kalingap, mas magiging maganda, mas magiging makabuluhan, mas maraming matutulungan. Kung yung pagbabago na tinatanggap natin linggo-linggo, ito ay magiging ilaw naman sa iba na nasa kadiliman at wala pang pag-asa ni Jesus. Para bigyan ng chance yung ilan po sa inyo na nakikita may kadiliman sa mundo, si Jesus ang liwanag, mahalaga tayong lumapit sa Kanya,
at ang unang paglapit, pag-amin sa mga kasalanan at sa simpleng panalangin, pwede nating ituon ang pananampalataya sa Panginoon. So, sumabay po kayo sa prayer na ito na gagabayan kayo ni Kalinga Rab. Minamahal kong Jesus, kailangan kita. Inaamin ko na ako'y makasalanan. Patawarin mo ako. Linisin mo ako. Baguhin mo ako. Naniniwala ako sa iyo at sa iyong mga ginawa para sa akin. Salamat. Simula ngayong araw, ginagawa kitang Panginoon ng aking buhay. Mamahalin, paglilingkuran, at susundin kita. Amen. Samba sa iyo ang aming bayan, pinupuri ka, itinataas, dinadakila ang aming puso sa isang isa, umaawi ang bayan na iyong ipinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka at manahan sa amin, magpupuri ikaw lang, O Diyos. Siya lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayan, pinupuri ka, itinataas, tinadakila ang aming puso. Maawit sa'yo, mapalad ang bayan na iyong ipinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka at manahan sa aming magpupuri, ikaw na iyong ipinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka at manahan sa aming magpupuri, ikaw.
Please subscribe. YouTuber.